What is up guys, Heath here and welcome to another video. And today, nandito ulit tayo sa flash. Ito yung part 3 nung video natin tungkol dito sa mga flash na to. Bigla ko lang naalala, yung flash yung pinag-uusapan natin pero hindi ko na-discuss sa inyo kung paano ba pumili ng flash or kung bibili ka ng flash, ano yung magandang bilhin. Well, sa pagbili ng flash, parehas lang rin yan sa pagbili ng camera. Kagaya ng lagi kong sinasabi and dun sa mga previous videos natin, lagi yan mag-i-start sa budget mo. Bilhin mo kung ano yung pasok dun sa budget mo. Ngayon, kung nagtitipid ka and gusto mong mabili yung pinakamurang flash, I suggest na ang bilhin mo is yung third party na all-around flash. So, gaya na ito, Yongnuo or yung mga katulad pa nito. Wala siyang specific na kinikater na brand. So, pwede mo siya magamit kahit saan. Kagaya na itong Yongnuo na to, itong YN560 Mark 3. Alam ko may Mark 4 na to. So, kahit saan mo to gamitin, pwede. Gagana to dito sa Fuji, gagana to sa Canon, sa Nikon, sa Sony, or kahit saan. Ang disadvantage niya, very plasticky. And, yun, very plasticky. Looks cheap, pero pwede na. Gagana na siya. Hindi masyadong accurate yung kulay niya, or medyo may pagka-dilaw or something ganon. Hindi siya kagaya ng mga magagandang flash talaga, or yung native flash ng camera brands. Pero, sobrang mura niya. Halimbawa ito, mabibili mo lang to siguro ng mga 3,500 pesos online or something ganon. Naglalaro lang siya sa ganon. And then, apat na AA lang yung battery niya. So, bili ka na lang ng charger and Eneloop, Panasonic Eneloop, or yung equivalent niya na battery. Okay din yun. Makaka-save kayo dito. So, around 4,000 to 4,500 meron ka ng flash or external flash na reliable naman or magagamit mo naman sa mga shoot. Kasi ako, itong Yongnuo 560 Mark 3 na to, gamit ko siya noon pa. Naka-Canon pa ako, Fuji, and yung mga nauna pang mga brands na nagamit ko. Ito, itong flash na to is nandito pa rin siya sa akin. So, gumagana pa rin siya and nagagamit ko pa rin siya. So, wala naman naman problema sa kanya. Kaya ito yung nire-recommend ko. Alam ko marami ng mga brands na parang ganito or ginaya dito sa Yongnuo. And okay rin naman yun as long as isa lang siya or sobrang generic. Generic na flash lang siya or all-around flash kahit saan. Kung nagtitipid kayo, ito, mare-recommend ko talaga yung mga ganitong klaseng flash. Ngayon, kung medyo may budget naman kayo, mas mataas-taas, go for Godox. Okay na to. Yung mga Godox flash na specifically made para dun sa camera brands. Kagaya na ito, meron to for Fuji, for Nikon, for Sony, and for Canon. Tsaka kung ano-ano pa. So, bago kayo bumili, check nyo lang or tingnan nyo lang kung para kaninong brand siya. Marami rin nga palang Godox flash, iba-iba. Meron din silang generic, alam ko, na katulad nito. Yung isa lang yung pin. So, wala siyang TTL or auto, automatic. Pero, compatible siya sa kahit sa ang brand. So, yun, highly recommended Godox. Ito rin yung mga ginagamit ng mga professional kasi though third party siya, maganda yung pagka-construct niya. Plastic pa rin pero well-built. Pwede na siyang panlaban dun sa mga native flash. Ngayon, kung marami ka talagang pera, gusto mo lang gumastos and gusto mo talagang maganda yung flash or same brand, pwede ka naman bumili nung flash na meron yung camera brand. And kung nandun ka sa part na yon ng life or ng buhay, na okay lang sa'yo gumastos and hindi sa'yo issue yung pera. Hindi ko alam kung bakit pinapanood mo pa tong video na to, pero siguro na-entertain ka lang sa akin. Pero pointless or useless naman na gumamit ka pa nung mga ganito kung kaya mo naman or afford mo naman bumili nung native flash. So, halimbawa, yung sa Fuji, meron sila nung flash na yung pinaka-advanced or pinaka-latest model ng external flash na para sa Fuji. Hindi ko masyadong memorize yung specs tsaka yung model. Pero alam ko na yung flash na yon is weather-sealed. So, pwede mo siyang magamit kahit umuulan.
Pero yung price range niya nga lang is sobrang hindi. Mahal siya, pero para doon sa ginagawa niya, pwede siya sa light rain, pwede kang mag-shoot ng nagpa-flash habang umuulan. So, pwede na rin. So, ang presyo nun nasa 25,000 ata. Something ganun. Well, compare dito. So, ang labas nito dati nung brand new is nasa 12,000. Something ganun. Pero, nakuha ko to nasa around 8,000 pesos. Itong Godox V860 for Fuji. So, naka-sale siya. Tsaka pala, yung mga ito, ilalagay ko na lang dyan sa baba yung mga link nila para makita nyo sila online. Shopee or Lazada. Well, kahit saan nyo sila gusto bilhin. Basta lang makita nyo yung mga full spec nila. Lalagay ko na lang sa baba. So, ayun. Dito na muna natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV, and I hope you got something from this video. Or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that is related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay!